pagpaplano natin ang pagbabaswas ng korona ng Advent. Ang korona ng Advent ay may apat na ilan na may tatutulan. Ang ube o violet at isang kulay rosas o pink na sa isang ng marugdog na pagdanasan sa ube ang pagdating ng Panginoon. Panginoong Diyos, pinupuli ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na pag-asa na sa kapahapan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin ang tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasamin ang maangin ang pagpapala sa pagsasindi namin ng mga kandila ng korona ito. Maging tanda nawa itong korona at ilaw ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana na siya ng walang magkaantala. Siyang Panginoon namin na bubuhay, nagahari at ngayon at magpakailanman. Amen. Bilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Advent, sinindihan namin itong kandila ng pag-asa at kaloob mo kami ng sagisag na umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan at umasa sa iyong pag-amin. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na wayo sa may inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Hindi natin ang bawat isa. Magandang umaga. So sa pasimula ng ating pagliwag, nais kong ipakilala sa inyo ang aking kasama rito. Siya ang Lodi ng Batangas. Si Father Jazz, makapakan natin. Thank you so much, Father, for coming. Salamat na natin ang Panginoon sa biyayang ito. At sa pagliwang natin ito ng Adviento, so ang simbahan ay pumapasok sa panibagong panahon. So natapos natin ang Christ na King nakaraang linggo. Ngayon ay ang pagpasok natin sa panibagong siglo ng simbahan. At ito ay sinisimulan natin sa panahon ng Adviento. Kaya mapapasin natin mayroong kakaibang tono sa loob ng simbahan, ang pag-awit, ang dekorasyon, ganun din ang tinatawag natin Advent rin. Ito ay tanda ng paghahanda natin, higit sa lahat sa pinakaabangan natin na pagliwang ng simbahan at ng buong mundo. At ito ay ang muling pagsina, ang pagsina ng ating Panginoong Jesus o ang Kapaskuhan. Kaya pumasok tayo sa panahon ito ng simbahan, ang panahon ng Advent. Buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating kalooban sa pagpasok natin sa panahon ito ng Advent. Kaya mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya tumulog tayo sa maway Panginoong nagpapatawad ng Diyos.
Inaamin po sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumalabasan sa isip, sa salita, sa gawa na sa aming pagkukulan. Kaya sinasama po sa sana pagkukulan sa lahat ng mga kapatid at kapatid at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ng Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sumabi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aming nalalaman, ika'y aming ama.
kami parang luwal at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa aming Panginoon at wala kang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo, iyong pinalakas. Ay iyong ingatan. Yamang inirang mo ay iyong ipagsanggalan. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyunawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo umunlad sa lahat ng paraan maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng pinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pa, hindi kayo nanukulang sa anumang kalabog na espiritual habang hinihintay ko lumahayag ang Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalayan niya
hanggang sa bukas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon Jesus Cristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y magpag-isa sa kanyang anak na si Jesus Cristo ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi niyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ng pantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Ngayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdiging, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya ay sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. At sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. Hatiin natin mo yung bawat isa. Magandang umaga. So ito isang malaking biyaya sa atin na tayong lahat ay matipon. So tuwing Biyernes, ito ay pagpapala ng Diyos sa atin upang tayo matipon sa ngalan ng Panginoon. Lalo tigil tayong lahat na narinito. So binibigyan natin ang panahon ng Panginoon upang siya ay pasalamatan sa lahat ng biyaya na pinagkatulog sa atin araw-araw. So ngayon, sa panahon ng simbahan, narinig natin na tayo pumasok sa bagong panahon. At ito ay ang panahon ng Adviento. So natapos natin ang masasabi natin isang taon. At ito ay ang cycle ng simbahan, ang cycle A. Kaya ngayon ay pumasok tayo sa cycle B. Ang panahon na ito ay ang pagpasok natin sa panibagong pagdinilay natin, sa panibagong paglalakbay natin bilang simbahan, higit sa lahat sa taong ito na ipinagkaloob sa atin ng ating simbahan. So ang panahon ng Adviento, anong ibig sabihin ito? Ito ang panahon na kung saan inaalala natin ang unang pagdating ng ating Panginoon at pinaghahanda natin ang ikalawang pagdating. So ang Adviento ay ang salita masasabi natin ng kahulugan ay ang pagdating. Kaya ito ang pagbabalik-tanaw ng kasaysayan ng kaligtasan. Ito ang panahon na ginugugol lalo higit na mga una nating mga ninuno sa lumang tipan ang ginugol nila sa paghihintay sa tagapagligtas.
Kaya't naroon ang mga propeta, naroon ang mga magigiting na tagapagsalita ng lumang tipan, at doon ipinakita nila, ipinangaral nila na darating ang ating tagapagligtas. Ang panahon ng Adviento, ito rin ang paghahanda at pagbabantay sa pagdating ng Mesiyas. Sapagkat ipinangako ni Kristo, ako'y babalik muli, ako'y darating muli. Kaya ito ang panahon na kung saan pinapalalahanan tayo na dapat tayong maging handa. Kaya ang panahon ng Adviento ay mahahati natin sa dalawang bahagi. Ang paghahanda sa pagbulita sa pagdating ng Mesiyas o ang pagsapit ng Kapaskuhan o ang pagsilang ng ating Panginoon. So hindi pa po tayo Pasko. Huwag natin kakaligtaan, lalo tigil sa simbahan, ang panahon ito, ang panahon ng Adviento. At ito ang paghahanda natin para sa pagdating ng Kapaskuhan. So marami sa atin, nandun na tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Ngunit kinakaligtaan natin ang pinakamahalagang panahon bago sumapit iyon. At ang iyon ay ang panahon ng Adviento. Ito ay ang paghahanda natin ng ating kalooban, ng ating isipan, at ng ating pagkatao upang ang Panginoon ay sumilang muli sa ating kalooban. Ang ikalawa, ito ay ang paghahanda natin sa muling pagdating at pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng binanggit natin ng mga nakaraang linggo, ipinalala sa atin ang pagdating ng ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Lalo tigil, noong panahon o yung kapistahan ng Kristong Hari, ipinakita kung paano ang Diyos ay bubuo sa kanyang trono at ihihiwalay niya ang mabuti at ang masama. At ang mabuti ay kanyang gagalingin pala. So ito ang panahon ng Adviento. Kaya makikita natin meron tayong Advent tree. Ito'y magsisilbing tanda sa atin hanggang umabot tayo sa Kapaskuhan, apat na kandila. At sa bawat linggo, ito ay sisilbihan upang ipaalala sa atin at maging tanda sa atin, lalo higit sa ating paghahanda para sa pagpapaskuhan o pagsilang ng ating Panginoon. Ngunit sa taong ito, iba ang ating kandila. Wala ng kandila. Ilaw na lang. Mahal kasi ang kandila dito. Okay. Pero ito'y handa lamang upang makita natin. Okay. So ngayon, sa linggo ito, sa unang linggo ng Adviento, napakinggan natin ang panawagan ng Panginoon lalo higit sa Ebanghelyo. At ano ang panawagan ng Panginoon na narinig natin na binasa? Ang panawagan sa paghahanda. Kaya ang lagi kong tinatanong, handa ka na ba? At mayroong dalawang bagay na tinatanong sa paghahanda nito. Handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? At yung ikalawa, handa ka na ba kung dumating ang iyo? Ang iyo, so yung kandila, pising na yun. Pag si Trishok po, ano yun? Patay. So ibig sabihin, ang kamatayan. Pero hindi natin titignan yun, pagkat alam ko lahat kayo natatakot. No? Lahat tayo natatakot po. No? So marami tayong inagkakaabalahan. At marami rin tayong masasabi natin ginagawang paghahanda. Kung minsan, nakakapagod na paghahanda. Pero sa kahuli-hulihan pala, mali ang ating paghahanda. So bukas, darating ang obispo. Merong tinatawag na pastoral visitation. Pero bago siya dumating,
mga ilang linggo bago siya dumating, may ginawa kami paghahanda. Pero yung paghahanda namin, nakatukon sa kanyang pagdalaw bilang obispo. So sa pagdalaw ng obispo, sa pastoral visitation, maraming inihanda, lalo tigit ang mga records ng simbahan. Lalo tigit ang koleksyon ng simbahan. O yung mga pari, o yung mga tao, at kayo din, tatanungin, ano ang sitwasyon ninyo? At ito'y tatanungin sa amin, ang mga pari. No? So kung minsan, meron, alam natin yung paghahanda. Pero kung minsan, mali ang ginagawa nating paghahanda. Kung minsan makikita natin, merong mga mag-aaral, buyat na buyat, ginawa niya ang lahat sa pag-aaral niya. Nung exam na, mali pala ang pinag-aaralan niya. So sayang. So ngayon sa Ebanghelyo, matalinding ang panawagan ng Panginoon. At ito ay ang paghahanda. Ngayon, ano ang pinaghahandaan natin? Maaaring sabihin natin, Father, handa na po ako. Meron na akong St. Peter's Memorial Gallery. Nabasa mo na, anong unang dapat paghandaan? St. Luke ba? O si St. Peter sa Pilipinas? Yung St. Luke ay hospital. Yung St. Peter, funeraria. Ano ba dapat maunan? Si St. Luke o si St. Peter? Napasa ko rin, meron daw stages of life. Sa stages of life, kapag 3 to 8 years old, paramihan ng laruan. So yung age 3 to 8 years old, paramihan sila ng laruan. 9 to 18 years old, pataasan ng grades. 19 to 25 years old, paramihan ng girlfriend, boyfriend. 26 to 35 years old, pagandahan o papogihan ng asawa. 36 to 45 years old, palamihan ng income. 46 to 55, paramihan ng kabir. Joke lang ko, ha? 56 to 70 years old, paramihan ng sakit. 70 and above, pabunggahan ng libid. Iba-iba klase na living ngayon. Kaya, ito ang status ko lang. So ngayon, tingnan natin sa Ebanghelyo, matalinding ang panawagan sa paghahanda. Kaya para hindi masayang ang paghahanda natin, sapagkat kung minsan nakatungon tayo sa material na bagay lamang, nakatungon tayo sa mga bagay na iiwanan natin, dapat malaman natin na hindi masayang ang paghahanda. Kaya mayroong tatlong tanong na dapat tayong sagutin, lalo higit sa unang linggong ito ng panahon ng Adviento. Ang unang tanong sa panahon ng Adviento, ang Adviento ay pagdating. Ang tanong, unang tanong, sino ba ang dating? Obispo ba? O tumating na si Father Just. Sino ang darating sa panahon ng Adviento na pinag-aantalan natin? Ito ay ang pagdating ni Kristo. Sa pagkakumisan, nawawala o hindi na sumasabi sa isipan natin. Kahit ang kapaskuhan, unti-unting nawawala ang tunay na kahulugan ng Pasko
sa makabagong panahon. Kapag sinabing Pasko ang iniisip natin na maaaring pagkain, maaaring daming, maaaring ano ang kakainin o iahanda natin, kahit ang mga bagong henerasyon unti-unting nawawala at ang makabagong panahon unti-unti nilang tinatanggal ang salitang Kristo o Christ. Ngunit ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay si Kristo. Wala nang iba. So sa paghahanda natin, sino ang darating? Ang Panginoon. Dumating na siya mahabang panahon ng nakaraan. Ngunit ipinangako niya, babalik muli ako. Ngayon kung babalik siya, ano ang madadagdag niya sa atin? Kung dumating siya ngayon, anong madadagdag niya sa buhay mo? At ang buhay na meron tayo ay ang buhay na hiniram lamang natin sa Diyos. And God will only ask, what have you done? In that barren life that I gave you. So tandaan natin, sino ang darating? Ang Diyos. Ikalawang tanong, ano ang dahilan ng kanyang pagdating? Anong dahilan ng kanyang pagdating? Narinig natin ang Ebanghelyong ito noong nakaraang linggo, unless kung nakikinig kayo. Marami sa inyo ay may sakit sa kaisipan. Madaling makalimot. Sa kanyang pagdating, ano ang dahilan ng pagdating? Hindi po ba sinabi? Darating siya, uupo sa kanyang trono, bubuhayin ang mga patay, at tayong mga buhay, magtatagpo sa alapaha. At anong susunod na gagawin? Ihihiwalay niya tupa at ang kamping. Tandaan natin paglalarawan lang, hindi masama ang kamping, masarap ang kamping. Hindi ang tupa. Paglalarawan lang, baka mayroon mga animal advocate dito, magaling sa simbahan. Paglalarawan lang, pamamaraan ng patunulan. Ngunit ang nasa likod ng tanda na yun, sinasabi niya, ihiwalay niya ang mabuti at ganun din ang masama. Paghandaan natin ang pagdating ng panahon na iyon. Saan tayo mailalagay? Sa mabuti ba o sa masama? Kaya ang panahon ng Adviento ay ang panahon ng pagtitika, panahon ng pagsisisi, panahon na kung saan binabalik-tanaw natin ang kalooban natin. Tinitingnan natin ang buhay natin, tayo ba ay nasa tamang direksyon? Tayo ba ay nasa tamang masasabi natin pagsasabuhay, buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At tingnan natin ang kalooban natin. Ang panahon ng Adviento, ito ay ang panahon ng usahan. Ito ang panahon ng pagninilay natin muli. Upang mas maging makahuluhan ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. So sa pagdating ng Panginoon, ano ang maaabutan niya sa atin? Nawa, maaabutan na tayo, matagpuan niya tayo sa paggawa
ng mabuti sa kapwa natin. Pag-ibig sa konkretong lugar sa ating kapwa. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, pero bakit hindi natin matandaan ang mga bagay nito? Habang pinagtinilayan mo ang mga bagay nito, lalo higit ang mensahe ng salita ng Diyos, mapapansin natin, paulit-ulit lamang, di po ba? Pero bakit hindi pumapasok sa isipan natin, sa damdamin natin, at sa gawa natin? Ang panahon ng Advent, ito ang pagsasaayos, higit sa lahat, ng maling gawa ng buhay natin. Kaya kung meron kang maling ginagawa, ito ang panahon upang tayo ay tumigil sumandali. Pagnilayan, tingnan natin ang sarili natin. At matapos natin tingnan, ito ang panahon upang tayo ay sumulong at gumawa ng dapat natin gawin para sa mga. So ano ang dahilan ng ating pagdating? Ang pagkipunin tayo at tingnan ang gawa natin bilang mabuti o masama. Ang ikatlong tanong upang matulungan tayo sa ating paghahanda, kailan ba siya darating? So dumating na. Mahabang panahon ang nakaraan, ito ang unang pagdating ng ating Panginoon. Ngunit ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon, kailan? Ha? Kailan po natin? Walang tiyak na pensa kung kailan. Hindi natin pwedeng sabihin, in 2022, dadating na siya. 2022, ano yung World Cup yun? So, hindi siya pwedeng dumating. Sayang ang preparation ng Doha. So, ang pagdating ng Panginoon, makikita natin, hindi inihayag ng Diyos. Sapagkat ito'y may karunungan na sinasabi ng Diyos. Maaaring kapag binigyan niya ng pensa kung kailang dadating ito na June 28, 2058. So, anong gagawin nyo? Ano yun? Kailangan na maligaw muna ako ng maligaw. Umami muna ako ng umami. Pagdating nung tamang tatatang panahon na yun, saka ako magbabalik loob sa Diyos. Pero matalino ang Diyos. Dadating ako at walang nakakaalam. Ni ng oras o ng araw ng kanyang pagdating. Bakit? Ito'y upang turuan tayo, dapat tayong lagi maging handa. God can come after this verse. After one day. So ang tanong, nakahanda pa tayo. Amen. So kaya hindi niya tinanap upang turuan tayo, dapat tayong lagi maging handa. So sa pamamagitan nito, tatlong tanong ang magbibigay linaw sa amin sa paghahanda ng ginagawa natin sa panahon ng Advent. Sino ang darating? Ano ang dahilan ng kanyang pagdating? At kailan siya darating? Ito ang unang linggo ng Advent. Maghanda tayo. Paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kumanda ka na. Malayo tayo lahat.
pagpapayag natin sa ating pananampalataya. Sumas at pananampalataya. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Magtapad nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Gampananawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng alibing naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Manahanawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adviento at maging tagapaghalingin sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagurusa at inaapi ang biyaya ng paggalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihan nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Jesucristo sa paraiso. Manalangin tayo. Idalangin natin ang mga pasarili natin. Ama namin na magmahal, matatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdanan niyo sa mga pangyarihan. Ama namin lumikha at ang gabing mo ang aming mga alay na ikaw din na nagbigay. Magtulad nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na kayo pamanay amin na pinakikinabagan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas sa Diyos. Pasalamatan namin ang Panginoon ating Diyos. Marapat at siya'y pasalamatan. Madaming makapangyarihan. Tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ipinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan na kaming matapag. Siya'y naging hindi naiwas sa amin upang maitampok na kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran muling pagdating, ang pakikisama niya ay uspusang maghihinding at ang mga pangako niyang kapanahonapin ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng pag-uri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katapilan. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Thank you.
ginagawa namin ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaring namin sa iyong pinamay na nagbibigay buhay at ang kalis ng katalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa araw ko para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawanan ng Panginoong Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ikabino na aming Obispo at ng Tanang Kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa na sila muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy rin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo maging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisan esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng kalangalan magpuri sa iyo, O Diyos, sama ang kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ang aming pananampalataya.
At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasa na pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa ngayon. At sa ngayon. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Manalangin tayo. Manami ang pagmahal, mapakinamamatawan namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Magsubo mo ng lahat para sa ilang Father. Church announcement. A Lord Jubilee concert. All parishioners are invited for a Jubilee concert with a theme, a Doha, on December 7, 2017, Thursday, at the Arabia Hall. The Jubilee concert will be led by Father Stan Martina, a Franciscan priest from the U.S. For more details, please check the theme banners. From 8 to 11 December 2017, Friday to Monday, the parish Advent retreat in English animated by Father Stan Fortuna, a Franciscan priest from the U.S. Timings and details are as follows. 8 December Friday from 10 a.m. to 3 p.m., including retreat mass at 10 a.m. 9 and 10 December, Saturday and Sunday, from 7 p.m. to 9:15 p.m. 11 December, Monday, from 6:30 p.m. to 9:15 p.m. All parishioners are requested to attend and retreat with the family in preparation for Christmas. For further details, please check the office board or banner. All communities and prayer groups are encouraged to attend in lieu of their regular weekly meeting. 15 December, Friday, the Choir of St. Anthony, Bosa, of our parish, is organizing a bachelor's party and Christmas party. On the 15th December, Friday, at 11 a.m. in Seraphic Hall, for the underprivileged brothers and sisters living in Qatar. Those who wish to support, sponsor this event, may do so at the parish office or at the special counters. 2nd December, Saturday, all outdoor servers meeting in the chapel at 5:30 p.m. 4th December, Monday, is the baptism seminar at 7:45 p.m. in the Sacraments Chapel. Or the Muslim Catholic Prayer Book. It is a treasury of Catholic prayers and devotion, which is published by His Excellency Bishop Camino. This prayer book is very much recommended for the families, and it is now available at the parish office and bookshop. 25 February, March 3, 2018, will be the next pilgrimage organized by the parish in Italy, Venice, and Herzegovina. Those who are interested, meanwhile, register at the parish office. On December 8th, all the statues from Our Lady of Fatima will be brought back to the church at the 3 p.m. Mass. We would like to welcome Father Stan Fortuna. Mabuhay! And happy first Sunday of Advent to all of you. I would like to thank the announcer for announcing all of the things that I was supposed to announce. The concert and the parish mission. So all of the details are in the notice board. That must be really big notice board because there's so many notices. But that's a good thing because there's so many things going on. So it's beautiful to see all of your faces packed in this church. And it's beautiful to see my fratello Cappuccini, my brothers doing such an awesome job here in this awesome place. Just loving the church so much. So I think St. Francis is really happy with you guys. And I am very, very happy to be here. And I hope I will see you at the concert on December 7th, and then on one of the days during the parish mission to help us have a really great Advent season, so that we can have a really great Christmas season, and so that we can have a really great rest of our lives in this world until we reach the other side forever and ever. Amen. Ciao.
Nangangako ba kayo? Kapag susumikapan ninyo si Kristo ay pasalamin sa inyong buhay at sa inyong gawain bilang tagapaglingkod ng Diyos? Oo, nangangako ba kayo na katapatan sa simbahang itinatag ni Kristo at pagsunod sa inyong urapan? Ganun din sa tagapagsiwa ng samahan at sa itinakdang patakalan ng ministeryo dito? Oo, nangangako ba kayo? Susumikapan ninyong kaparinan ng inyong gampanin at may katapatan, kumabato at kagalaman sa pagdating ko sa Diyos at higit sa lahat, isa katumbalan ang inyong mga paraan. Oo, Panginoon naming Diyos, inawag mo kami upang maglingkod sa Diyos, sa inyo at sa kapwa namin. May iba't ibang paumalan ang paglilingkod sa aming mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos na Panginoon namin. Nasa iyo ang pagtawad at ang kaloob ng pagkakataon na makapaglilingkod. Lingamin mo ang mga kapatid namin na nangyayon sa iyong harapan at nangangako at nangangong maglilingkod bilang nagpagsayos ng pagdiriwang ng mananamista. Puspusin po sila ng iyong pag-ibig. At para pati po silang maging tanda ng tunay at ganaan pa Kristiyano bilang daan ng biyaya ng iyong kamuhian. Ipagkalabunin sa kanila ang pag-alat sa paglilingkod at ganap ng pananampalataya upang ang kanilang paglilingkod ay maging tanda ng iyong pag-ibig sa sambayanan ng Diyos. Inihilig namin ito sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagsiyaw mo tayo sa habang iminagawa ng pagbabasbas.
Abang mga pangyarihang Diyos, sa manunugtong nanak na parito na noon at hinintay namin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pagundangan sa liwanag ng kanyang pagdating ay siya rin, nawang buspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalan ng mga. Amen. Matataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin, sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na buspos na sigla ngayon at magpasawalan ng mga. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ang gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaan lubos na magpasawalan ng ka. Amen. At daw ay pagpalain niya ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.